topics ng Diesel Hat. And ngayon, ang ating pag-usapan natin kung paano natin mahalin yung sarili natin. How to love ourselves. No? Kasi a lot of people come an impression sa mga nangyaring masama sa mga nakalipas na mga panahon. Lagi nilang iniisip doon, hindi sila makamove on. Yung mga pagkakamali ng nakaraan, para sa akin naman, normal lang sa ating pagkakaroon. Pagkakamali, human nature, human as we are. No? Kung mayroon tayong pagkakamali sa ating buhay, it is a stepping stone na mayroon kang matutunan doon. Normal. No? Pag may mali ka, mayroon kang matutunan doon. Pero yung mga pagkakamali na yun, hindi yun ikaw. It is an event. It is failure is an event. It is not you. Then, kung may mga failures tayo, event lang yun, hindi ikaw na failure. Event lang yun. Part of growing as a person na marami tayong mga pagkakamali. Marami din tayong matutunan. Marami kang mali, marami kang matutunan. Importante ay i-accept natin na ganun talaga ang buhay natin. Nagkakaroon din ang pagkakamali. Maybe we lose millions, those thousands, ating mga businessmen, ating mga dinasong negosyo. Doesn't matter. Okay. Mas malaki pa yung bukas kaysa yung nakaraan. Kaya kung ikaw ay nag-drive ng sakyan, yung center mirror, napakaliit lang yan. Pero yung pinakamalaki, yung shin, doon sa harapan, yung main shin, ay napakaliit. Kasi ang ibig sabihin niya ay mas malaki pa ang bukas na parating. The best is yet to come. Love yourself and the saddest thing na gawin sa sarili mo ay yung sisihin mo yung sarili mo. So, may pagkakamali ka, sisihin mo palagi yung sarili mo. Hindi dapat ka naman ikaw. Lagi mong tandaan na hindi maganda na lagi mong sisihin. Sabi, bakit ako ganito? Ganyan. Nagkakamali kasi ako eh. So, yun ang pinakamali na gagawin natin sa buhay kapag sinisihin mo na yung sarili mo. Okay, move on na tayo kung may mangyayari, maganda, success of failures, move on palagi tayong nakaharap doon sa ating kinabukasan, sa doon sa ating video. Kasi actually, 100% na mayroon tayong punto ay yung pag-iisip natin. Hindi kayang kontrolin ng iba yung pag-iisip natin. Tayo mismo nagkocontrol 100%. So kung gusto mo, kung ano yung gusto mangyari sa buhay mo, ikaw mismo nag-iisip niyan, ikaw mismo ang nagkocontrol niyan, 100%. It will happen your own way. Okay? Siguro ngayon ay mayroon kayong matutunan sa akin. Eh, bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe para titig ka sa next vlog na yun. Love yourself. Do it. Don't blame yourself. Mahalin mo yung sarili. Accept us. Kung ano ka, you are unique dito sa mundo. Walang kaparehas. Walang kaparehas ka, iba? Lahat tayo, no? Unique tayo. Mayroon tayong kanya-kanyang strength, kanya-kanyang business na bigay na pinag sa atin. So, hindi natin pwede kumpara yung sarili natin sa iba, kundi sa desidrata. If you compare yourself to others, you may become big or better for all Easter, sweeter than the person. Okay? Good point. Happy Sunday.